Oh, hi guys! For today's vlog, so guys, may share lang ako konting-konting story about sa inyo. So, mag-start nga pala ako ng story ko ngayon. So, this video is not related to my story, pero parang ganun na rin. Gusto ko lang i-share sa inyo. Diba? Sabi ko sa inyo, pag dito ka sa Maynila, hindi porket nakatira ka dito sa Maynila eh mapera ka na. Kasi nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, dito sa Maynila, wala kang ibang galaw dito kundi pera, pera, labas ng pera. Kaya akala nyo madali ang buhay dito sa Maynila. Hindi kaya, alam nyo, kung may isang wish akong gustong matupad, mas gusto ko nang sa probinsya na lang manirahan. Kasi walang problema, walang malaking gastusin, ganun. Basta more on financial, wala kang problema yun pag sa probinsya ka. Pero pag dito sa Maynila, Diyos mio, halos wala kang galaw dito kundi pera-pera, ganun. So, guys, mga kabraces, hindi talaga madali ang buhay sa Maynila, okay? Dito, pag dito ka nagtrabaho or dito ka naniran, kasi oo, maganda yung trabaho dito, pero Diyos mio, ang tataas ng bilihin. Tsaka, ang uupa mo pa sa bahay. Siyempre, mangupahan ka. Magkano ang pinakamababa dito? 4,000 ata. 1 month deposit, 1 month advance. Tapos, sa 4,000 na yun, ako, para ka lang nakatira sa parang iskinita, ganun. Tapos, siyempre, bahay lang yun. Hindi pa kasali doon yung tubig, kuryente. Tapos, dito ka sa Maynila, siyempre, alam nyo naman, uso na tayo sa mga social media. Malungkot ang buhay natin pag wala tayong social media, di ba? Aminin, wifi ka pang babayaran. Tapos, pang budget mo pa araw-araw. Siyempre, kakain ka pa. O, pamasahin mo pa, papunta sa trabaho, di ba? Di, wala na rin matitira sa minimum rate mo o minimum dito sa Maynila, pero marami talagang gastos. Kaya siguro sa next video ko, i-share ko yung second part ng story ko about dito, paano ako napadpad dito sa Maynila. Pero sa ngayon, magkikwento muna ako sa inyo na yun nga, hindi porket nandito na ako sa Maynila eh maganda na yung buhay ko. Hindi kaya, mahirap pa rin ako, wala naman pinagbago. Mahirap ako nung pumunta dito, mahirap pa rin naman ako hanggang ngayon. So, ang kinabago lang, napunta lang ako sa Maynila, wala na ako sa province. O, diba, yun lang yung naging magba, yun lang yung binago. Tapos dito, alam mo na ako, nakapag-asawa ng, ano, nakapag-asawa ng Pilipino lang din. O, diba, Charis? So, ayun, mga besh, mga braces, ikikwento ko next vlog ko, okay? Or next video. So, andito na tayo sa bahay. So, ang init talaga. Sobrang init dito sa Maynila. O, ayan na. Pagbungad ko pa lang. Ayan, andyan si Natalie. Dito nga pala ako nakatira, mga kabraces. Ayan si Mama. Siyempre, asawa ko. Tapos, siyempre, si Natalie. Ang pinaka-favorite namin na pamangkin. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Until to my next vlog.